Magandang araw po mga kabarangay. Akin pong iuulat ay ang accomplishment report po ng committee po ng Cleen and Green. Mula October hanggang Marso itong taong kasalukuyan. Ang aming pong sinasagawa ay ang araw-araw pong paglilinis ng ating pong mga kalsada. Tuloy-tuloy po yan kahit po sa ating pong panahon ng pandemya. Ang pagka-monitor po ng ating pong paghakot ng basura ay ganun din po aming pong minomonitor at ipinagbibigay alam po namin sa inyo na iba na po ang kontraktor ng ating truck ng basura. Ang pumapasok pong truck ng basura ngayon ay mga mini dump. So maaga po silang dumarating, may oras pong maaga, may oras din pong tanghali, depende po sa inyo pong lugar. So pinakikusapan po ang lahat, ilabas lang po ang basura kapag nandiyara po ang truck. Iwasan po natin ang kalat. Ganun din po, meron din po tayong mga ulat po sa mga tao pong mga talagang hindi po maiwasan, nagtatambak ng basura. At yun naman po yung ating tinutugunan. Nililinis po natin yung kanila pong mga naitambak doon. Hiling na rin po ng ating pong mga constituents. Sapagkat meron po talagang matitigas ang ulo, hindi po natin maawat. So paalala lang po, huwag po tayo magkakalat. Ngayon pong panahon ng pandemya, ang kalinisan ay isa po sa lunas dito po laban sa COVID-19. Ganun din po, ang barangay po, ang kawani po ng Clean and Green ay naglilinis po sa ilog. Ano po? Kasama po yan sa waterways po na mandamos na tuloy-tuloy pong paglilinis ng ating pong mga daluyan ng tubig. Katuwang din po dyan, ang MMDA, ang DES, ang Engineering Department po ng Makati, at ganun din po, ang committee po ng declogging dito po sa ating barangay. Ating pong pinananatiling malinis ang daluyan po ng tubig nang hindi po tayo bahay. Ganun din po, nagbabawas po tayo o nagtitrim po tayo ng puno. Inuulit ko po, nagbabawas lang po, nagpuputol. Hindi po tayo nagpapatay ng anumang pong tanim. Pinagbabawal po yan ang DNR. Tayo po yung trimming operations lang po. Ayon din po sa request po ng ating mga kabarangay. At ganun din po, kung ito po ay malapit na po sa kuryente, iniiwasan na po natin yung mahirap na po, makamamay, magkasunog o mawalan po tayo ng supply ng kuryente dahil po sa mga naglalaki ang puno. Meron din po tayong continuous operation po ng mga scavengers, yung mga nagtatambak po sa mga tabi-tabi sa kanto, sa gilid po ng bangketa, yung mga nagtatayo po ng mga shanties. Atin po itong ino-operate. Bagamat ngayon pong panahon ng pandemya ay meron pong kautusan ng DILG na ipinagbabawal muna po ang clearing operations. Pero ganun pa man, atin po silang pinagsasabihan upang panatilihin pong malinis ang ating pong barangay. Ngayon pong panahon ng pandemya, ipinaalalahanan lang po ang lahat, lalo na po dun sa gumagamit po ng disposable face mask. Kung maaari lang po, pakilagay na lang po sa tamang sisidlan, sa pet bottle o kung ano man po, ipunin po ang mga face mask bago po itapon. Iwasan na po natin ang pagkalat po ng sakit. Sa panahon pong pandemya, pagtulong-tulungan po natin, hindi lang po laban sa virus, kalinisan po para po sa atin po, sa ating kalusugan, sa ating barangay, sa ating pong pamayanan. Aking pong iuulat ang tungkol po sa kaban ng bayan dito po sa ating barangay. Ang ating pong budget para sa taong 2020 ay umaabot po sa halaga ng 61,006,421.18. Ito po ang breakdown po ng paggagamitan po ng budget. 55% ng budget po ay mapupunta po para sa pasahod ng mga kawani ng barangay. 20% po sa development projects. 5% po para sa local risk reduction and management fund. 5%. At muli, 5% po ulit sa gender and development. 10% po ay mapupunta po ang pondo na gagamitin po ng sangguniang kabataan o SK.
ang PWD at ang seniors ay meron pong 1% na paghahatian po nila. At ang nagdalabi pong 4% ay para po sa ating bills and utilities. Ano po? Ngayon pong panahon ng pandemya, ang ating pong budget para sa COVID-19, ang pinayagan lang po ng punong lungsod na gamitin para sa laban sa COVID-19 ay ang QRF at ang Trust Fund. QRF na nagkakalaga ng 770,428.42 centavos at ang Trust Fund na 4 na milyon. Kabuuan 4,770,428.42 centavos. Yung pong halaga na yon ang ginamit po natin para po dito po sa panahon ng ECQ, GCQ, laban po sa COVID-19. Ginamit po yan pambili po ng mga disinfectants, mga face masks, face shields, mga gloves, mga PPEs po. At lalo na po para po sa relief goods, relief packs po, para po sa mga tao kung nandito po, naipit po sa panahon ng pandemya. Ganun din po, hindi po pwedeng tumigil po ang mundo natin dahil sa pandemya. Tuloy pa rin po ang mga proyekto pong nakalaan para po sa barangay. At ganun pa rin po, amin din po kung sinasangguni ang budget department, ang COA, ang accounting, para po sa tamang patutunguhan po ng mga proyekto ng ating barangay. Hindi po pwedeng basta-basta lang gagamitin ang pondo sapagkat mahirap na po, ating po inaasahan, at huwag naman sana magkaroon ng second wave. So muli po, maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayo lagi.